Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong, I don't know kung ano no, pero uunahin ko muna itong, sasabihin ko sana meron tayong re-react na video. Pero mukhang baka mapahaba tayo sa comment section, di ba? Standby lang kayo. Basa tayo sa comment section kasi marami ang nakikitang bagong mukha men eh. So maganda lang na pansinin natin yung mga bagong mukha dito sa channel natin. Maraming salamat doon sa mga sumusuporta, pero mas i-prioritize natin yung mga basher, 'di ba? Kasi 'yun ang kailangan sagutin eh. Pero salamat po sa inyo. Shout out Ma'am Herminia Yamazaki. Hello po. Sabi ganun ni Malik, Malik yung name. May video ako pakita sa iyo paano pineki ni Reborn Joseph Ghost TV. At Kuya Red, nakita po sa video ni Reborn na may kasama siya nagtago sa ilalim ng mesa at siya yung taga-iyak at taga-kalabog. Pinost yun ni Reborn, pero nung nag-comment ako about doon, dinilit niya ang video. Pero nakapost yun sa Joseph Ghost TV. Panoorin Abandoned Lodge. Nagpakita sa amin ng babaeng nagbigti. Yan ang pamagat ng video nila. Saan ko po masend sa yung video clip na nai-record ko? Sabi ko sa FB po, Bungo Marcos. Diba? Ngayon, nakita ko yung sinend ni sir. Ikaw ba sir yung nag-send sa akin? Yan na yung nireakan ko sir eh. Panoorin mo lang yung dulo ng video na to. Pinlay ko yan. Na-record ko na rin yan sir. Pero salamat sir ha. Salamat po doon sa pag-share ng information. Ngayon, may nag-comment doon. Sabing ganun ito ni Ma'am Main Ika. Mahirap kasi ano, hindi, ano bang name nito ni Ma'am? Main Ika ang name ni Ma'am. Diba? Manika ba? Oh, Kuya Bungo, same po dito last year video nila Kuya Rons. Kaya lang, dinilit nung nag-ask ako kung sino naglipat ng kandila. 1756-1719 sa likod ni Alpha. Kamukha niya yung lalaki na huli sa kamo. Tingnan nga natin to men. Ito yung reaction video. Dinilit na rin yata to ni Kuya Rons eh. So do sa timestamp na 1756. Diba? May naglipat daw ng kandila. So ito galing na lang to sa reaction video ni ano name na ito ni Sir Credit kay Kuya Oka Reactions. Diba? Galing ito doon sa reactions niya. So tingnan natin itong video. Ito naman Black Lady House. Kumpleto pa yung jealousy nun. Kumpleto pa yung jealousy nun, no? So ipiplay natin ito mga men. Nasaliban siya. So di umano, sa likod daw ni AlphaGo01 may maglalagay ng ano ng kandila. Nasaniban. Eh si Kuya Rons, engot-engot eh. Nakakapture tuloy yung kadayaan. Grabe. Nasaniban. O, sa likod ni Alpha ha. O, diba? May mag-i-sneak at maglalagay ng kandila dito sa bintana na to. Huwag niyong pansinin si Alpha, ang pansinin niyo yung nasa likod nito. 'Di ba? Engot-engot si Kuya Rons eh. Hinarap niya yung ano eh. Oo. Nako, sinaniban na siya no. Ayun oh. Nakita niyo to? May naglagay ng kandila doon. Si Reborn ba to? Ang mukha ni Reborn men eh. Dali niyo ba? Di ba? Hindi napansin ano? Di ba? May naglagay ng kandila. Kita niyo? Di ba kaya kinikilabutan, marami nang nagtitip na ano na mga subscribers nyo? Di ba? Ito sila AlphaGo01. Ano na to? Umami na to. Kaya yung mga nagbo-black lady dyan din, umami na rin kayo. Nasaniban siya. Kuya Rons din, oh. Nasaniban siya. Nasaniban. May likod ha, sa may bintana ha. Sa may bintana. Nasaniban. May maglalagay ng kandila dyan sa bintana. Tinan nyo. Nasaniban na siya. Nasaniban. May naglagay ng kandila sa bintana. Dali nyo! Dali nyo! Dali nyo ba?
bilisan na! Tulungan niyo, bro! Bro! Tapos ito nagre-react si Kuya Oka, ano eh, no? Paniwalang paniwala. Come on, man. Ito naman tanong ko doon sa sinasabing pumunta ka Ika doon. Bakit nung namimake sila AlphaGo 01 dyan, nung time na yan, bakit walang totoong black lady na nagpapakita? Diba? Nung sila Kuya Red na, sila ano na yung nag-ano, may black lady na rin. Diba? Ay, sa bagay, black lady to video na to, no? Pero bakit kontrolado nila? Ibig sabihin, fake yung ano yung lugar. Diba? Nakita niyo yung naglagay ng kandila. Anyway, pagpatuloy tayo dito sa ano na to. Sa next comment. Ma'am Lenny Gonzalez, hello. Ayan, napansin na kita, Ma'am Lenny Gonzalez. Ma'am Pamela Yam. Sir Joe Karim Chill TV. Ma'am Nats Marinduque, hello. Ito na naman. Sorry, hindi nyo pala nakita. Ayan, another comment ng Bobo. Walang basagan ng trip. Gawa ka na lang ng sarili mong content. Pare-parehas lang kayo ng gawain. Ha. Napapanood na rin yung mga ghost hunter na yan. Tanga na lang maniniwala sa kanila. Di na kailangan ng pag-content mo. O, di na pala kailangan. Hindi. Anong sense? Ba't pinanood mo ko? Hindi mo pala kailangan. Diba? Parang ganito, men eh. Hindi ko naman kailangan ng ano eh, ng napkin eh. Sanitary napkin, pads. Diba? Bakit? Kailangan ko bang ipa-stop ang ano? Ang factory ng mga napkin kasi hindi ko kailangan. Paano yung may mga kailangan? Diba? Nakikita mo yung ano, yung katarantaduhan ng mga ano, ng mga bobong follower ng Ghost Hunter. Oo, nagpapanggap ka lang. Hindi, wag mo sabihin na mga tanga na lang ang naniniwala dahil feeling ko, ano ka rin, fan ka rin ng Ghost Hunter. Nagpapanggap ka lang kasi booking na yung mga idol mo. Kaya tinatakwil mo na. Na-o-offend ka lang sa ginagawa ko. Di ba? Tinamo sa amin ganun. Tanga na lang maniniwala sa kanila, di na kailangan ng content mo. Nasabihin na scripted para kumita rin ang channel mo. Bawal ang ginagawa ko? Bawal ba yung ano? Yung ginagawa ko? Sa pagkakaalam ko, bawal mag ano eh, bawal mag reaction video. Hindi bawal ang mag reaction video eh. Di ba? Pare-pareho kayo, mag-content ka na lang ng sarili mo. Haha, kakatawa kayo lahat. Di ba? Hindi ba sariling content ko to? Diba? Ito yung mga taong nagdi-disguise na in denial na natanga siya ng Ghost Hunter. Pinapalabas niya, purkit na booking yung Ghost Hunter niya, tanga na lang ang maniniwala. Pero once in your life, naniwala ka rin dyan. Huwag tayo mag-ululan. Kasi hindi ka magagalit ng ganyan sa akin kung hindi ka naging fan na itong mga to eh. Diba? Nasasaktan ka lang dahil sinabihan kong mga bobo yung naniwala dyan. Come on. Hindi na daw kailangan ng pag-content. Pag hindi mo kailangan, ano ka? Umiikot sa iyo ang buong mundo? Na kung hindi mo kailangan, kailangan hindi namin gawin? Bobo? Di ba? Hindi ko kailangan ng ano? Hindi ko kailangan ng dextrose, ng suero. Hindi ko kailangan ng suero ngayon. Ipatigil na natin ang factory ng suero? Paano yung mga nasa ospital na nangangailangan? Diba? Sarili lang ba natin na iisipin natin? Ang tanga mo naman. Mamalu Kasyon. Ang tanga mo. Hello, Andish86. Sabi ni Riri, alam mo bungo, sabi, alam mo bungo, kapal na kapal ka, ikaw kaya mag-ghost hunting para malaman mo. Puro ka paninira sa mga ghost hunter, akala mo basta-basta lang mag-ghost hunting. Akala ko daw basta-basta lang
mag-ghost hunter. Hindi naman usapin dito kung mahirap ba yung ginagawa nila o hindi. Diba? Kung akong tatanungin mo, mahirap ang ginagawa nila. Magpe-prepare ka, gagawa kayo ng script, gagawa kayo ng kwento. Diba? Mahirap yun. Pero ang tanong ba dito, nanluloko ba sila o hindi? Sagutin mo. Diba? Yung mga budol-budol, yung mga professional budol nga, naghihirap din ng naghihirap din 'yan. 'Di ba? Nahihirapan din silang gumawa ng ano ng paraan para makakuha sila ng pera. Hindi naman madali 'yan eh. Yung kumbinsin kayo, hindi madali 'yan. 'Di ba? Pangtanga na lang 'tong ano eh. Hindi talaga basta-basta 'yan. Yung hirap nila pupunta sa location, yung magpupuyat kayo, magbi-video doon. Pero hindi naman kasi 'yun ang point. 'Di ba? Ang point doon, gumagawa sila ng katarantaduhan. It doesn't matter kung mahirap ba 'yan. Yung mga nagnanakaw nga sa bangko eh, naghihirap magplano 'yun eh. 'Di ba? Nagdadala sila ng barel, bahala na kung makipagbarilan sila sa pulis, makakuha lang ng pera. Madali ba magnakaw ng bangko? Mahirap din. Pero ang pinag-uusapan doon, mali ba yung ginagawa? Mali. Ano ba? Hindi nasusukat kung basta-basta lang ba yung ginagawa o hindi. Ang tanga mo naman. Di ba? Nakakabwisit yung mga ganitong comment. Ano pa ba ang comment dito? Oh, ito namang isa. Nagtatago siya sa ganyang maskara. Sabi ni Charlito Peso Cancer. Cancer yung name. Diba? Nagtatago siya sa ganyang maskara kasi bakla yan. Kasama ito ni Ghost Alpha 01, mga 150 boys. Gago! Ingit ka lang. Ikaw pumunta sa lugar na yan. Baklang 150 boys. Wala, Mino. Na-address ba doon? Na kinakalabit ni Zards yung kamay ni Boy Balut bago siya saniban? Hindi pa rin. Hindi pa rin, di ba? Hindi nyo hinihit yung ano yung argument eh. Di ba puro gaslighting yung ginagawa nyo, Min eh. Di ba? Hello, Ma'am Alim Noyer. Di ba? Hello, Sir Etzel. Kamusta na? Isa pang bugok ano? Bakit hindi ka makikolab para malaman? Kailangan ba makipagkolab ako dyan para malaman kung totoo o hindi? May mga bagay kasi na hindi mo na kailangan puntahan mo doon. Diba? Yung mga sinasabi ko ba dyan, kailangan ka ba ano? Para malaman mo rin kung totoo o hindi sinasabi ko? Kailangan ba na ano? Na makipagkolab ka rin sa akin? Tanga mo naman, i-double check mo na nga lang eh. Tinuturo na nga sa'yo kung alin dun yung ano eh. Kung alin dun yung peke sa ginagawa eh. Kailangan pa ba makipag-collab ka sa akin para malaman mo na totoo hindi yung sinasabi ko? Eh nakikita na doon sa video, pinapakita na sa'yo. Tanga-tanga talaga na itong mga ano. Ayaw niya pakita mukha niya, huwag niyong pilitin. Ano naman ngayon? Ito naman, para mapatunayan mo na talagang wala talagang aswang ikaw mismo. Kung di ba naman bobo to, hindi naman aswang ang tinutukoy dun eh. Sinasabi ba na walang aswang? Yung video yung peke. May aswang? Hindi ko alam. Pero yung video nila peke. Tatanga-tanga na lang tayo eh. Ikaw mismo subukan mo sumama sa exploration ng mga hunters na may content na aswang at dyan mo mismo ibandila na malaking fake. As if naman na pagkakasama ko yung mga yan, may magpapakita talagang aswang. Siyempre magpapalusot na yan na ngayon, wala tayong nakita ngayon. Diba? Shout out, life goes on. Joshua Abutin, hello po.
Oh, shout, sabi ni Ma'am Imelda Suganov, sir, shout out sa Team Kalabog. Okay, ito. Sabi ni Pero Test, anong name na itong channel nito? Kasi puro tags yung lumalabas eh. Ni Perots TV, ang sabi ni Perots TV, inggit naman to si Bungo eh. Ano naman ngayon kung peke, at least na entertain kaming nanonood. Ano naman ngayon kung peke, at least na entertain kayong nanonood. Bobo, ang dami nagpapadala ng pera sa ganyan. Ikaw, iniisip mo lang yung pagiging entertain mo. Eh, ito naman. O let's say na-entertain ka. Ano? Eh, di wag mong panoorin ang video ko, ma-entertain ka lang. Bakit apektado ka pag kainirakan ko? Di ba? Na nag-enjoy ka lang naman, nababawasan ba yung ano yung entertain nyo pagka ano pagka nireakan ko? Hindi naman, di ba? Napapanood mo pa rin naman yung video nila. Pinigilan ko ba? Sinabi ko ba huwag ka mag-enjoy? Di ba? Para ito dun sa mga taong nauulol. Ngayon kung hindi ka nauulol at alam mong ano, peke, di ba? Anong naging problema mo sa sinabi ko? Di ba? O, ano naman ngayon kung peke? Sabi mo, do tinatanggap mong peke. O, sinasabi kong peke, anong problema natin sa isa't isa? Di ba? Kung gusto mo, gawa ka din ng version ng Black Lady. Ba't ako gagawa niyan? Total, bungo ka naman. Tama yan. Ikaw na humanap kay Black Lady. Ha ha ha. Sabihin ko sa'yo, hindi lang sila Kuya Redonski ang hari ng peke. Peke ng lahat. Ghost Hunter ng Mindanao. Peke. Kaya mga vlogger, di ba? Gagawa sila ng content, sira ka pala. Bobo! Inaamin ba nilang peke yung ginagawa nila? Eh sinasabi nga nila, totoo yung ginagawa nila eh. Nangangatwiran si Kuya Red, ginagawa ka. Alam mo palang peke, tapos ginagawa kang bobo ni Kuya Red, pumapayag ka? Tanga-tanga talaga na itong mga fans ng Ghost Hunter na to, no? Tinatanggap nilang peke, pero yung pinapanood nila, hindi tinatanggap na peke yung ginagawa. Diba? Siya na mismo inuulol, dinidefy na siya nung pinapanood niya. Hindi pa rin niya, hindi pa rin siya magalit. Sa bagay, kalayaan naman niya 'yan, oh, entertain daw siya eh. 'Di ba? Alam naman niya daw na peke, pinapalabas nga ni ano ni Kuya Red na totoo. Nag-explain pa si Kuya Red. 'Di ba? Ginagawa kang bobo ni Kuya Red, tuwang-tuwa ka pa, na-entertain ka pa. Ano ba 'yan, man? Wala namang iba bukod kay Kuya Red din Donski. Request ako bungo ibang Ghost Hunter. O anong Ghost Hunter? Magbigay ka ng link. Diba? Yung buhay mo ang pakialaman mo, wag ang ibang tao. Bakit ako pakikialam mo? Ikaw pwede, ako hindi. Sabi ko ganun. Lahat ng tao pinakikialaman mo. Lahat ng tao? Ni hindi nga kita kilala. Pinakialaman ba kita? Ay, wala na ba? Wala na bang busher dyan? Okay. So proceed tayo doon sa may nag-request, 'di ba? May isang video na ni-request sa akin. Ito si Ma'am Mary Rosie. Ang sabi ni Ma'am Mary Rosie, shout out Ma'am Mary Rosie. 'Di ba? May tatanong siya sa akin. Hindi naman tanong ano. Ang sinabi, padebunk naman po ako sa sir sa video ni Sir Donski. Yun po kasing yung unang video na napanood ko sa kanya eh. Paniwalang-paniwala po kasi ako sa video niya na yun, sir. Di ko po alam kung totoo or fake. Paki-screenshot ko po yung video. Lumang video 1 year ago na yata. O 2 years ago. Timestamp po, 21:52. May kumatok po sa pinto, tapos napatakbo po siya. Di ko po alam kung scripted o legit. Po sir, padibank na lang po. Salamat. Fans din po ako ni Sir Donski. Dati idol, ngayon po kasi hindi na, simula na panood ko po yung video ni Sir Bungo. Nalinawan po yung utak ko sa fake Ghost Hunter. Salamat po. Akala nyo, niluloko ko kayo? Pakita natin yung ano. Pakita natin yung nag-request. O yan. Si Ma'am Mary Rosie.
Ayan yung ni-request niya sa ano to, sa inbox to ng Bungo TV page ko. Ah, Ma'am Mary Rosie. Ayan si Ma'am Mary Rosie. Ayan oh, sinend yung screenshot ha. Baka sabihin niyo na naman, puro na naman ako Donski may nagre-request sa akin. So ito yung ano, ito yung video ni Sir Donski na yon. Ang title ay Abandoned House Gone Wrong, Donski Gash TV. 2 years ago na upload. So, pe-play na natin to mga men. Dito natin sa ano. Kamukha pa ni Sir Donski dito sa ano, Bobot Mortis men ah. Yo, what's up mga guys? Donski uli. At andito na naman tayo sa abandoned house. Yung previous natin na video is dito tayo kumuha. And then, maraming viewers sa atin na nagre-request na kung pwede ba daw tayo makabalik dito ng ating gabi. So guys, andito tayo ngayon, paggabi. Kaya lang, hindi naman to kalapitan lang sa amin, malayo-layo naman. Kaya nakarating tayo dito guys. Ang oras kaya, ngayon guys is 10:30 ng gabi. Kaya guys, sana sa 10:30 na to, abutan tayo ng 12 in the midnight. Kaya guys, please, samahan nyo ako. Kasi nag-iisa lang ako. At sya nga pala guys. Ayan na naman yung nag-iisa na yan eh. Kung bago ka palang dito napadpad sa channel ko, pakisubscribe naman. Subscribe natin. At pindot na rin ang notification bell. Para lagi kang updated sa mga creepy ko mga video. Eh dito, Ma'am Mary Rosie, dito pa nga lang. Bakit mo sinasabi agad, intro pa lang ng video mo, bakit mo sinasabi agad na creepy yung video mo? Eh, hindi pa nga, sa mga time na yan, hindi pa nga nangyayari eh. Diba? Eh, parang anong nangyayari, may foreshadowing na agad na magiging creepy yung video niya. Hindi man lang magbigay ng statement na, oh, baka mamaya, ano, may makapture tayo, tingin-tingin lang tayo dito, ano. Hindi yung creepy kong video. Parang ina-assume niya agad, creepy na agad yung video niya kahit hindi pa nag-start. Doon pa lang, sa akin, medyo red flag na yun. Punta na natin kung ano ang activity dyan sa loob pag gabi. Tamo? Yeah. Punta natin kung ano ang activity dyan sa loob. Hindi man lang yung mga statement na ano, you know, tingnan natin kung may mangyayari. Yun, di ba? Tingnan natin kung anong activity, di ba? Doon pa nga lang, diba? Hindi ko sinasabing ano ha, 100% na paggaganon, peke na. Pero mapapaisip ka eh. Yung sasabihin niyang ano, tingnan natin yung mga activity. Parang alam niya na agad na may activity dun sa loob. Gusto niyo Hansel? Guys, dito na naman tayo uli. Papasok. Kasi wala naman talagang daanan dun. Dito tayo papasok para makapasok tayo. Akit tayo dito guys. Kaya samahan niyo ako. Doon na tayo mag turn on. Okay? Doon na tayo mag so guys, nakapasok na tayo dito sa lugar. Kasi nga di tayo makadaan dun sa ismong main. Di ba trespassing yung ginagawa mo? Kaya tulad ng dati, tumalun tayo doon. Akyat, over the bakod naman. Over the bakod daw. Yeah, guys, grabe ka sumukal yung lugar guys. Ano kung sino? Ano yung bahay guys? Tara, punta natin. Gusto ko na ipakita sa inyo yung paligid guys na sobrang maraming muna. Ito yung bahay guys. Kang ulan pa ata. Ito yung bahay guys. Likod yan.
So, forward ko lang ah. So guys, andito tayo ngayon sa pinto na. Yatra. Actually maganda to eh, yung mga ganitong video, yung urban exploration. Marami namang gumagawa niyan eh. Yung alam mo yung parang papasok ka sa isang bahay na para siyang time capsule ano. Na iisipin mo may mga dating nakatira diyan sa loob, 'di ba? Na nawala na ngayon, 'di ba? Nasaan na kaya sila? At may inspect natin yung damage, bakit bumaha dyan, ano naging reason, yun. Ang ano guys, ito. Sabi, nagbuta ako guys. Kasi, expected na may tubig talaga. Ito. Kaya... Oh! Yun ang nagiging ano, yun ang nagiging ano kay Donski. Doon siguro marami natatakot yung yung gumaganon-ganon siya. Na sa una siguro mga unang video niya medyo ano pa, nakakadala pa. Pero yung mga succeeding uploads niya, tapos yung pare-pares, makukuha mo na agad yung pattern eh. Yung parang anong nangyayari ano na lang talaga, nananakot na lang. So, dito pa rin yung guys, yung tinignan natin. Yung mga liquid na yan. Natin alam yan kung ano yan. Forward natin ah. Malalim na yung lugar dito guys, may tubig, no? Kaya may suggestion, doon tayo dadaan mamaya, ikot tayo. Tara. Pasok na tayo. Ito yung nila. Ito yung main hallway nila. Pasok sa mga kwarto. Yan yung CR. Okay. Nakakatakot sa mga ganito kasi di ba nakakita nyo yung mga zombie sa mga pelikula dito na nakatago lang tapos pag pasok mo bigla kang di ba? Tara. Nagtatrabaho sa Accenture yung ano? Big pipe. Yung nakatira nice. Dyan. Alin na. Nag-evacuate yung mga kabilit. Ano? Yung dating... Wow. This is scary, right? Bigla na lang may tutunog. Boom! Diba? Nagpo-foreshadowing na si Donski dito. Nabigla na lang may tutunog. Eh, yung tinip sa atin, may tutunog talaga dyan mamaya, min eh. So scary. Dun tayo nahuhuli eh. Diba? Or natin. Masanders, oh. Masanders. Parto to na. What is this? Pero at the same time, ano, nagigets ko kung bakit nag-i-enjoy yung mga tao dito. Kasi tayo, likas tayong mga mausisa, eh. Diba? Parang curious tayo. Ano kaya nangyari dyan sa lugar na yan, diba? Yan ang binibigay sa atin ni Sir Donski dito, eh.
So I do believe kasi papasok natin dito swerte. Na walang nangyari naman dito. Sa may bandang ano eh. Ano nakalagay doon? Mommy love. Merry Christmas. Gift card siguro. It's a bra. Bra. Okay. Forward na natin dito sa may ano, sa may bandang dulo kasi ako mauuwi. Ano 'yan? Okay. Oh my god. Wala naman eh, no? Oo. Pero ano yun? What? Na, ano yun? Maraming natatakot dun sa ganun-ganun ni Domsky. Chinilas na lang. Ang obvious dito kasi sa video niya, sinasadya niya. Sinasadya niya na may, ano, na natakutin kayo. Diba? Obvious naman na, ano. Sandals. Di ba kahit wala naman eh. Ano ba? Parang may something talaga guys. Kinikilabot ako dito. Parang mayroong sumusubaybay sa atin para may nakatingin. Pag may nakatingin ba, ganun ba reaction mo? Ganun ka? Sinasadya mo lang, main. Yeah, okay lang guys. I can manage pa. Tara. Tuloy muna natin. Forward natin, ha? Oh my god. What? Delay yung ano, delay yung what? Takot mo. O baka nakita niya lang. Ang nakikita ko kaya maraming nanood dito no, yung title kasi Abandoned House Gone Wrong. Parang ay may ano kaya mag ano ako no, mag mag video din ako na may title na reaction video gone wrong. Guys, class nandito tayo. Wala yan. Matas ni malibu ko yan. Ay, hindi malibu ko. Ngayon yung ano, last na nandun. I don't know, ano, in-skip ko kasi yung ano eh. In-skip ko kasi yung video. So, ang sabi niya dito, I don't know kung talagang pinuntahan niya. Paki-comment na lang, ano. Ang sabi niya dito, guys, class nandito tayo. Wala yan. Last na nandyan niya. Wala daw yan. Oh. Matas na malibu ko yan. So, dahil wala dyan ng last time, sa tingin mo paranormal na yan? Well, let's say multo yung may ano, dapat may pinanggalingan yung damit na yan. Diba? Alam nga namang naghanap pa ng damit na ganyan yung multo at isabit dyan. Diba? Okay lang sana kung halimbawa ang movement ng damit, halimbawa from dito, tapos biglang nalaglag. Diba? Pero yung halimbawa out of nowhere, biglang magkakaroon ng damit, ang mga tatanungin mo kasi dyan, saan nang galing yung damit? Diba? Ano yun? Nanungkit pa sa sampayan yung multo ng damit para ilagay dyan? Para ma-videohan mo? Diba? Anong sense ng paglagay ng multo dyan ng damit? I mean, diba may purpose eh. Lahat ng gagawin ng multo kasi may purpose. Halimbawa,
magkakalabog yung multo. Ibig sabihin, nagpaparamdam sa'yo. Then, bigla may maglalagay ng damit. I mean, what the fuck? Anong gagawin ng multo dyan sa damit? Yung magpaparamdam, ang daming pwedeng gawing paramdam ng multo, gagawin pa ng multo na magparamdam na maglagay ng damit? Diba, nakikita niyo yung diwa na dati wala naman damit dyan, tas ngayon may damit dyan. Hindi ko nagigits yung point. Bakit maglalagay ng damit ang multo dyan? Anong klaseng pagpaparamdam yun? Mas nakakatakot ba para dun sa multo na yun na maglagay ng damit dyan? Diba, man? Hindi ko na, hindi ko talaga, I'm so sorry ha. Pinipilit kong intindihin yung bagay na yun na dati wala naman damit dyan, tapos meron ngayon. So, hunting yun. Nagparamdam yung multo dahil naglagay ng damit? Ano ba yun? Hindi pala yung buko. God. Try natin yung sinis. Ubusin pa ba natin? So ito na yan, ito na yung ni-request sa atin. Yung may kumakalabog. So ito yan. May theory ako dito eh. Panoorin muna natin ha. God. So yun na yung highlight ng video niya. May theory ako dito eh. May kasama ba si Donsky? Hindi ko alam. Pero ang bet ko wala siyang kasama. Theory lang naman to. Baka mali ako. Diba? Kilala naman natin si Donsky na need niyang gumawa ng ng kababalagan. Dahil na-predict niya na kanina eh. Diba? May activity daw. Diba? Kung may kasama si Donsky dyan, feeling ko wala. Diba? Ano yung kumakalabog na yun? Ito, theory ko lang ha. I could be wrong. Baka mali ako. Diba? Kasi ang tinitingnan ko dito yung background ni Donsky. Namimake talaga to ng video. Diba? Alam naman natin lahat yon. So, ito nangyari. Ito yung tingin ko nangyari. Ulitin natin, hindi pa pala dyan nagsimula. Oh. Hindi niya mabuksan yung pinto, di ba? So, dahil hindi niya mabuksan yung pinto, imposible naman na mayroon tao doon sa loob kasi hindi nga nabubuksan eh, sira yung doorknob. Ito nangyari. Haharap si Donsky dyan, sinipa niya yung pinto. Kaya dahil napansin mo may splash ng ano eh, 'di ba? Bahayan. After masipa, may splash nung tubig eh. Ibig sabihin umangat yung paa niya noon. Inano niya, oh, tingnan mo ha. 'Di ba? May splash na kasama.
yung pagsipa, siya yung sumipa niyan. Then ito rin ganun ang ginawa niya. Kasi anong nangyayari nakatalikod lagi yung camera pagka kakatok yung pinto . Di ba? Sinipa niya 'yan. O ngayon, tatalikod uli siya, no? Tatalikod uli siya. Tingnan mo yung distance niya doon sa pinto. Kayang-kayang sipain yan patalikod. Harap yung camera niya. Di ba? Hindi pa siya gumagalaw niya, na. Pwedeng iganon niya yung camera niya, tapos sisipain niya uli. Diba? Napansin nyo, nung yung yanig ng camera niya, ibig sabihin lumiyad siya nun . Bago umano, tinan mo yung manig yung camera nung sinipa niya. O diba? Hindi pa tumutok. Hindi, nagigets ko. Pwede nyo kasing sabihin sa akin na bungo, kaya yung manig yung camera kasi nagulat siya. Pero hindi . Yumanig muna yung camera bago nagkaroon ng tunog doon sa pinto. Tinan nyo. Yanig. Diba? Okay lang sana kung tumunog muna bago yumanig yung camera. Nagulat siya doon. Sinipa niya yan. Oh shit! Oh! Natama ba ako doon sa theory ko? So diyan nagtatapos yung video ni Sir Donski. Sinipa niya yung pinto. Anyway, mga kababayan ko, diba? Anong tingin niyo dito? Maraming salamat po, bye-bye. Wait. Nagpaalam na ako, 'di ba? Pero meron pa palang meron pala ako napansin, 'di ba? Na ito. So ito 'yung nangyari, 'di ba? Tumakbo si Donski. Wait lang, saglit lang 'to. Saglit lang. Papaalam na sana ako 'di ba? So ito 'yung nangyari after, 'di ba, 'yung huling sipa. Ano sabi mo? Ang kwento niya dito, I'm sorry guys, I can't shout out you. Tumakbo na ako sa at nabasa ang bota. Hinila ako doon sa loob kaya napatakbo ako. Hindi ba dahil hinila ka ba sa loob or may kumato kaya ka napatakbo? Hinila, 'di ba? Magkaiba yung nangyari do sa video do sa kinikwento niya dito . Hinila napatakbo at feeling ko sinundan ako hanggang damuhan palabas. Tapos yun na nangyari, basag ang lights ko at naputol ang mic gun wrong. Basag daw yung lights niya. Pero sabi mo dito pinatay mo yung lights mo . Oh. Pinatay mo. Guys, pinatay ko ilaw. Ba't sabi mo, basag yung lights mo? Mabagay, iba naman yung basag na lights. Pwede namang mabasag yung lights niya, no? Di ba? Yun na nangyari, basag lights ko. Hindi mo nasabi, sabi mo, pinatay mo yung ilaw mo . Come on. Sige, out na. Next video tayo, ha?